This is Shine Radio. Shine Radio. Your number one Christian radio station. Serving you the best of Christian music 24/7. Shine Radio. Good afternoon sa ating lahat, yes. And good afternoon, good morning, good evening for those who are in the other country. And ayan, alam naman natin na worldwide tayong napapakinggan, the Asian Radio Stream. So, for those who are currently listening to us right now in the other country, especially US, we have a lot of friends there in United States. Good morning there. Welcome to our youth fellowship this afternoon here in the Philippines. But of course, allowed naman tayo mag-Tagalog, no? Baka isipin naman ng iba dito na hindi na tayo pwede mag-Tagalog. Of course, we can speak Tagalog. Or if you can speak English and Tagalog, that's great. But, you know, if you cannot, you can just speak Tagalog. So, welcome po sa ating lahat, sa ating youth fellowship na ating sineselebrate every Wednesday, 4 p.m. po onwards, dito sa ating Team Talk server. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa Shine Radio, your Christian radio station. At gayon din naman sa YouTube natin, sa ating YouTube channel na Phil Talk. Spelled niyan ay F-I-L space T-A-L-K. Welcome po sa ating lahat. Ngayong hapon na ito ay meron na naman tayo makakasama. Actually, nakasama na natin siya na isang guest speaker at muli namin siya naimbitahan para maging instrument na naman ng Lord to share, to spread His message at para makarating sa ating lahat. But before that, of course, we will not going to start our fellowship without asking guidance from the Lord. So, of course, we have to open this in a opening prayer that will be leaded by our brother here, Brother Watson. Alright, so let us pray. Let us put ourselves in the most holy presence of God. Dear Lord, we thank you, Lord God, for this day. Thank you, Lord God, for another time, Lord God, that you allow us, Lord God, to ponder with your word. We pray that you will bless us and you will really guide us, Lord God. We also pray that you will cancel, Lord God, all the technicalities, Lord God, that would hinder us from sharing your word, Lord. May you use her mouth to spread your word, Lord God, which is the gospel truth, Lord. And may this learning, Lord God, will remain to our heart, and we may be able, Lord God, to apply it in our day-to-day lives, Lord. We ask for your protection, we ask for your mercy, and we ask for your guidance, Lord God, all throughout of the days, Lord God. And this we pray, Lord, in your mighty name, Lord God. Amen and amen. Amen. So before we start, here is Jamie Grace with the song Show Jesus, only here on Drive on Shine Radio. Sorry, your Christian radio station. We will be back in shortly. La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus, room, it's so undeniable. I gotta tell you that I
You're right there to pick me up when you bring Jesus. Cause every now and then we all need a really good friend. You're always one of them when you show Jesus. And oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable. But I tell you that I like the way. Anytime, anywhere, any place. Oh. It's written all over your face. The way you love Jesus. The way you love Jesus. And it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring. The way you show Jesus. The way you show Jesus. So give me that, give me that. Give me that, give me and that. And show me that, show me that. Show me that, show me that. Oh, give me that. This is Tribe Radio, your number one Christian radio station, serving you the best of Christian music 24/7. Shine Radio. Sorry. Yeah, hey, that was Jamie Grace with the song Show Jesus. Only here on Shine Radio, your number one Christian radio station. Show Jesus. Pasensya na, ang dami ko, dalawa-dalawa kasing radio station yung hawak natin ngayon. Alam niyo naman. Pero, sister, ano naman yun? Sister Company. Tayo naman, pareho may-ari na. Ayan, so wag natin patagalin to. Huwag natin patagalin to at baka ako ano pang matuluyang ko masabi dito. Ayan, so atin na pong ni-introduce ang atin pong, for the second time, ang atin pong special guest or speaker sa hapon na to na gagamitin na naman ni Lord to share his message to us, none other than Ate Kim. Palakpakan naman natin si Ate Kim kahit na nandyan tayo sa kanya-kanyang bahay natin. The floor is yours, Ate Kim. Hello, good afternoon. Hello, Ate. Ayun. Yehey. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Nairinig nyo ba ako? Clear naman yung aking voice dyan. Yes. Hello? Po. You're loud and ayan. Clear, Ate. Clear po. Okay. Ayan. Sige. So, it's good to be back dito sa ating youth fellowship, no? I think that was last month nung huli ako na mag-share dito. So, masaya ako na maririnig ko ulit kayo dito sa ating youth fellowship. Ayan. So again, I'm Kim De Guzman. I'm a campus missionary from Every Nation Campus, Novaliches. Ayun. So ang aming church ay located sa aming local center ay located sa Robinson, Novaliches. Pero ngayon, syempre dahil tayo ay naka-quarantine pa rin. So lahat ng ating mga ganap sa church, sa ating simbahan ay online. Ayun. So, there. Sige, sabi nga ni Carlo, no? So, wag na natin itong patagalin. I know that we are all excited. You are all excited to hear from the Word of God again this afternoon. Ayan. So, I'll be sharing
or encourage you from Isaiah chapter 44 verse 3. Ayan, sabi dyan, "For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants." Ayan, meron akong question for all of us here, no? Nauhaw na ba kayo? Na-try nyo na bang mauhaw? Ayun, so yung tipong ano, no? Tuyot na tuyot na yung lalamunan mo or natutuyo na yung laway mo, ganun. So, na-experience na siguro yun, no? Siguro lahat naman tayo dito nauuhaw, di ba? Ayun, so wala pa naman sigurong hindi, no? So, naranasan na natin na mauhaw. And kapag ka nauhaw ba tayo, ano ba yung unang hinahanap natin? Pagkain ba? Samgyup ba? Yun. Siyempre, hindi. No? Una natin hinahanap kapag tayo ay nauuhaw ay tubig, di ba? Or water. Pwede rin namang soft drinks, juice, or milk tea, di ba? Mga nakasanayan nating inumin. Pero iba pa din, di ba? Would you agree with me na iba pa rin yung satisfaction kapag ka yung uhaw na uhaw ka, tapos yung ininom mo ay isang malamig na tubig, yung tipong nagpapawis yung yelo sa labas ng baso, di ba? So, very refreshing and very satisfying pag uhaw na uhaw ka, nakainom ka ng malamig na tubig. And talking about thirst or yung pagiging uhaw, no? Actually, hindi lang naman physical thirst or dryness yung na-experience natin. For sure, sa buhay natin, no, we can also be or na-experience natin to be thirsty about many things, diba? In our lives, you can be thirsty about many things. Ano ba yung mga bagay na usually nauuhaw ang isang tao? It could be love, attention, promotion, success, or justice, and many more. Kung ano man yung mga bagay na uhaw ka or kinikrave mo. And also, meron din mga bagay sa buhay natin na parang dry, diba? There are also things in our lives that seem dry or tuyot. Maaring nandito ka, nakikinig ka, and yung quiet time mo kay Lord, yung devotion time mo, yung prayer life mo, di ba? It seems dry, or pwede rin yung discipleship, if you are a disciple maker, no? Lalo na ngayong panahon na to, parang ang hirap kumunik sa mga tao, ang hirap mag-reach out. Parang undry ng season na to. Or maybe relationships, di ba? Relationship mo with your parents or with your significant other, di ba? O iting season, undry din ang career, parang walang usad. Maaring nag-apply, fresh grad ka, tapos nag-apply ka ng trabaho, di ba? Parang ang hirap ngayong season na to, or parang walang usad doon sa career mo. Yun yung mga some of the examples na mga bagay na pwede tayong mauhaw or parang nagiging dry sa life natin. Pero, ang maganda lang dito, dun sa, in our thirst and dryness, there is the promise of infilling of God's Spirit. Ulitin ko yun, no? In our thirst and dryness, there is the promise of infilling of God's Spirit. You know, normal lang naman mauhaw eh, sa mga bagay na yun. Tao tayo, di ba? Nakakaramdam tayo ng nauuhaw tayo sa love, sa attention, promotion, ganyan. And hindi naman yun kasalanan agad eh. Hindi naman yun kasalanan agad. Tao ka, don't feel bad about yourself. Na ba't ko ito nararamdaman? Eh, Christian na ako, ganun. Or leader na ako sa church namin. Tagal ko ng Christiano. Bakit nararamdaman ko pa rin tong uhaw na to? So hanggat nandito tayo sa mundong to, prone tayo na makaramdam ng mga ganung bagay. Pero ang tanong lang, saan tayo pumupunta para masatisfy tayo, para mapuno tayo? And doon pumapasok yung sinabi ko na in those times that we feel thirsty or dry, there is the promise of infilling of God's Spirit. Sabi doon sa verse na binasa ko kanina, "For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground." Yung background nito, we all know na yung Israel, di ba? Yung mga Israelites, they were idolatrous and a rebellious nation. Kung saan-saan sila, marami silang mga idols, kapag nagkamali sila, tapos isisave sila ni Lord, tapos ulitin na naman nila yung pagkakamali nila, no? And yung mga Israelita, gustong-gusto nilang gumaya sa ibang nations, despite the fact na they are God's chosen nation, pero ang daming pagkakataon na gusto nilang gumaya sa ibang nation, kahit na hindi yun yung identity nila. Pero ang good news lang doon, despite of it, okay, yung mga pagkakamali na nagawa ng Israel,
God remained faithful and gracious to them. Diba? God remained faithful and gracious to them. And He always invites them to go back to Him. Na kapag nagkakamali sila, laging si God yung nag-i-initiate na, balik kayo sa akin. Na this is who you are and this is who I am sa nation na to. Lagi silang ini-invite ni God to go back to them. And in the same way, we are all like Israel. Makakalalit din tayo sa Israel. Sa paanong paraan? In our thirst and dryness, there are times that we turn to other sources to fill us and quench our thirst. So katulad ng ng Israel, maraming pagkakataon sa life natin na kapag nauuhaw tayo or we feel dry sa life natin, pumupunta tayo sa ibang mga bagay-bagay para mapuno tayo, 'di ba? Instead of drinking water, we drink soft drinks, juice or milk tea, 'di ba? Yung kapag nauuhaw tayo, may mga nirepresento yung soft drinks, juice or milk tea sa life natin. Instead of drinking water, okay, ano yung mga iniinom nating soft drinks, juice or milk tea sa life natin? Instead of drinking from the right source, we drink or hinahanap natin yung satisfaction na yon or pagiging filled na yon sa affirmation ng boss natin or ng professors natin, ng parents natin, ganyan, sa followers natin sa social media or approval ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Ito yung ginagawa natin para mapuno tayo. Dito tayo pumupunta. Pero in the end, I know you would agree with me na uhaw pa din tayo. Hindi pa rin napupuno yun kung ano man yung kulang sa atin or hindi pa rin nasasatisfy yung thirst na yun na meron tayo. Why? Kasi hindi yun yung kailangan natin. Just like kapag uhaw na uhaw tayo at uminom tayo ng soft drinks at sa huli hindi pa rin tayo nasasatisfy. Ganun din yun. Kasi hindi soft drinks yung kailangan natin. What we need is water. And here, God is promising us dun sa verse na binasa ko that He will streams on the dry ground. And yung nirepresent ang water and stream dito is the Holy Spirit. Imagine, diba, nasa disyerto ka, yung tipong uhaw na uhaw ka na at walang tubig. Tapos biglang may bumuhos na tubig mula sa kalangitan, diba? Or biglang nagkaroon ng bukal na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at sobrang linaw, diba? Ganun yung yung gusto ni God para sa atin. What are you thirsty for? Where do you feel dry? Reflect on wherever you are right now, di ba? Ano ba yung mga bagay na nauuhaw ka? Saan ka nauuhaw? Ano yung mga bagay na tuyot or dry sa life mo? Let the Holy Spirit fill you. Let Him refresh your soul. Stop drinking milk tea, juice, or soft drinks. Whatever it represents your life, no? Kung ano may mga nirepresenta, mga inumin na yun sa life mo, stop drinking from those other sources, but start drinking from the water, and that is the Holy Spirit. And dito, yung promise ng infilling ng presence si God through the Holy Spirit, hindi lang siya droplet hindi lang patak, hindi lang siya yung konti lang, ganyan. Hindi lang siya yung 50% lang, ganyan, 60 or 99.9%, diba? Pero yung promise ng infilling ng presence si God through the Holy Spirit is pouring out. Ibig sabihin, binubuhos. When the Holy Spirit fills us, it makes us overflow. Yun yung gusto ni God para sa atin. It's the kind of life that God wants for you. God doesn't want you to live a life that is depleted. Yung tipong dinadrag mo na lang yung sarili mo papunta sa trabaho or dinadrag mo na lang yung sarili mo every morning, diba, na kumilos at gawin yung mga bagay na ginagawa mo. Yung tipong parang wala ka nang mabigay, yung sagad ka na, yung talagang parang wala lang malabas, yung ganon. God doesn't want you to live a life like that. Yung parang bitin, ganon. Pero ang gusto ni God for you, for all of us, is that we live a life that overflows. He wants us to live a life that overflows. Yung hindi lang siya half full, hindi nga lang din puno . Pero gusto niya yung natatapon, yung overflowing. That's the kind of life that God wants for us. Why? Kasi
in living the life that overflows, hindi lang tayo yung magbe-benefit. Hindi lang para sa atin yung promise na yun. Pero sabi dyan, doon sa susunod doon sa sentence na yon, sa verse na yon, I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. Yung promise na yon ng overflowing life is not just for you, but it is also for the next generation. Ano ba nirepresent ng next generation sa life mo? Tayo, dito lahat na nakikinig, no? So, I don't know kung sino na dito yung kasal na, yung meron ng sariling pamilya, pero all of us here, one day, magkakaroon tayo ng sariling pamilya, diba? Or hindi man lahat, pero siguro majority of us will have our own family someday. Sino yung nirepresent ng next generation sa life mo? Yung mga magiging anak mo, magiging apo mo in the future, di ba? So, yun yung magbe-benefit ng overflowing life mo. Or presently, it could be your siblings, di ba? It could be that's the student that you are discipling, or kung sino man yun, di ba, na nilagay ni God sa life mo. Kung ikaw, Kristiyano ka at may mga nilagay si God sa life mo na para ikaw ay magkaroon ng impact sa buhay ng mga taong yon, at para ma-share mo rin sa kanila yung gospel. Sila yung next generation. The next generation of people who would come to know Jesus. And ganun yung klase ng buhay na gusto ni God para sa atin. Na hindi lang tayo yung mag-benefit dun sa joy, hindi lang tayo yung mag-benefit dun sa blessings, hindi lang tayo yung mag-benefit dito sa buhay na binibigay sa atin ni God. Pero just like how God promised to Abraham na ibibless ni God sa Abraham to be a blessing, it's the same promise that we can hold into na we are blessed to be a blessing. So yung buhay natin, it's not just supposed to be benefiting our own selves lang, pero it is meant to bless other people. So doon sa overflowing life na yon that God is giving us, it would also impact other people around us. Yung tipong ikaw yung tao na ano, na you see when you are filled with the presence of God through the Holy Spirit, ikaw yung tao na gusto nakikita ng mga tao. Yung ganun, yung sobrang blessed sila na nakikita kanila, ganyan, na kapag ka nakikita kanila, alam mo yon, nandun yung nakita nila yung comfort ni God, yung faithfulness ni God, yung generosity ni God, yung hope. Yung ganun. And yun yung gusto ni God na maging impact mo sa buhay ng mga tao sa paligid mo. And now, question. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ganung buhay, ng overflowing life, yung everyday of your life. Lahat ng ginagawa mo is an overflow of your relationship with God. But the question is how to be filled with the Holy Spirit. Because we cannot have an overflowing life without being filled with the Holy Spirit. Paano? Sabi dyan, sa Matthew chapter 7, verse 11, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask Him? So, paano? Sinasabi ito sa verse na ito, ask. Kung meron tayong gusto na makuha from God, kung meron tayong gustong i-ask kay God or makuha from God, ano ba yung kailangan natin gawin? Is that's simply to ask. Diba? Sabi nga dyan na kung ang isang tao na makasalanan, no, kaya niya na magbigay or desire niya na magbigay ng good gifts to those he loves or dun sa mga anak niya, how much more our perfect Father in heaven, na kapag inas natin sa Kanya si Holy Spirit, yung presence si Holy Spirit sa life natin, yung presence sa life natin, of course, ibibigay ni God yun sa atin. So, every day na gagising tayo sa umaga, no, ano ba yung una nating naiisip? Diba? Papasok na naman ako sa trabaho. Meron na namang online, meron na naman akong ano, work from home, or meron na namang online class, or ito na naman, kailangan ko na namang sumunod sa mga utos sa mga magulang ko, diba? Pero pagkagising natin sa umaga, let us make this a practice that, Lord, fill me today. Holy Spirit, fill me,
feel me today. I want this day to be overflowing. Tulog ko sa gabi, yung ang sarap lang nung pagod, ang sarap lang nung ano, sarap lang matulog kasi alam mo na nag-overflow ka nung araw na yon. Nag-overflow ka nung araw na yon. Na lahat ng binigay mo that day, lahat ng mga ginawa mo that day, naging overflow lang siya nung relationship mo with God. So, every day, ask the presence of God in your life na every day, wag nating hayaan na ano, na, di ba, devotion time natin sa umaga tas sa gabi. Tas dun lang yun lang yung time natin kay God. Pero, it's not supposed to be like that eh. Pero, yung awareness natin ng presence si God, it should be 24/7. 24/7 na we are being aware of God's presence in our lives. So, ask. Every day, ask that God will fill you. Na kapag ka natutuyot ka na naman, nagiging dry na naman, or nauuhaw ka na naman sa mga bagay-bagay, huwag mo hanapin yun sa ibang source. But ask God, Lord, may you feel this longing, may you feel this loneliness, may you feel this sorrow na nararamdaman ko. And I'm giving this to you. And I trust you to fill me and make me overflow. Yun. So, yun lang ang aking short message for every one of us. I hope na we were blessed by the word of God. So, let me just pray for every one of us. Lord, thank you God for this time. Thank you Lord sa word mo na napag-usapan namin ngayong, narinig namin ngayong hapon na to, God. Thank you Lord because it is your heart na punuin kami. It is your heart, God, na isatisfy kami. Lord, we repent for those times, God, na pumunta kami sa ibang mga sources, Lord, para mapuno kami. Pumunta kami sa ibang mga bagay or tao para masatisfy kami. Lord, sorry, kasi kinalimutan ka namin ng mga panahon na yun, God, at naghangad kami ng ibang bagay na hindi mo will para sa amin. And Lord, right now, I pray for every person who is listening, God, to this message right now, God. Yung mga tao, Lord, na mga nauuhaw, Lord, they are longing for love, for affection. They are longing for satisfaction, God. Kung ano man yun, yung longing na meron sila sa puso nila, God, alam mo yun. Kahit natitago nila yon, kahit na wala nakaalam nun, maaaring they just look good outside, pero inside pala, they are hurting, they are broken, they are longing. God, may you fill them right now. Lord, I pray na maramdaman nila yung embrace mo. I pray, Lord, na maramdaman nila yung affirmation mo that they are your sons and daughters. And God, pumasok ka sa kanilang mga puso. Feel that longing, feel that hole in their hearts. And right now, we acknowledge na nothing and no one can ever satisfy us but you alone, God. And Lord, I pray that you allow every person who is listening to this right now to live the life to the full. You said in your word that the enemy comes to kill and destroy, God. To kill, steal, and destroy. But you have come that we may have life and have it to the full. And we receive that life to the full that you have for us. We receive that overflowing life that you have for us, God. May you fill every person's heart, God, na nakikinig ngayon dito with joy, with love, with peace, with comfort. Fill our hearts with your presence, God. Na ayaw namin, Lord, ng buhay na sa God, ng buhay na yung bitin, yung buhay na parang everyday didrag na lang namin yung sarili namin, Lord, para mabuhay. We don't want that kind of life. But we want a life, Lord, na nai-enjoy ka namin sa lahat ng ginagawa namin, Lord. Let everything that we will be doing, Lord, be an overflow of our relationship with you. Not a duty as a Christian or as a leader, pero simply an overflow of our relationship and intimacy with you. God, may you refresh and may you give rest to every person na maaring pagod. Bigyan mo sila ng rest, refresh them emotionally, refresh their minds, refresh their hearts, even refresh their bodies. And I also speak healing
to those people na maaring physically or emotionally may nararamdaman sila, God. Touch their hearts, touch their bodies. You said in your word that by your wounds, we are healed. And Lord, we receive that healing that comes from you. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. Carlo, nandiyan ka ba? This is Shine Radio. Shine Radio. Your number one Christian radio station. Serving you the best of Christian music 24/7. Shine Radio. Check! Naririnig niyo ba ako? Hindi. Sorry. Yehey! Kasabay po ng ating pinagdiriwang ngayon ay meron din tayong kasama o kapatid sa pananampalataya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Palakpakan natin siya, mga kapatid! Yan. So, birthday po ng ating kapatid na si Jocelyn Herrera. At siya po ay 37 years old na. Uy, bastos ka. Hindi pa, joke lang. Jocelyn, ilang taong ka na? Sabi mo, asahan ko, ilang taong ka na? No po, 26 pa lang, grabe ka. Ilang taong ka na? 26. Sabi niya, 26 siya. Naniniwala ba ka 26 siya? Thank you po. 36. Happy birthday. And so thank you po. Ano bang wish mo ngayong araw na ito? Ay, mukhang alam ko na yan. Ano bang wish mo for your birthday? Any simple wish? Magka-boyfriend? Hoy. Lumaki. Ayan, so happy daw, birthday lumaki sa ating kapatid. Thank you po. At kaibigan, kasama natin sa pananampalataya. No, ano rin to? Victory Church din, nag-church ito. Ayan! Yehey! Happy birthday! Okay! Uy, mali ako napindot! Okay, suntik na. Ayan! So, ayan. Ano bang nangyari sa kamay ko? Nagma malfunction. Pagpasensya nyo na. Ayan po, maraming salamat po ulit, Ate Kim, for the second time na kami po ay pinaunlakan mo sa sure amin pong invitation na thank you, Ate. Magiging sumat po ni Lord for sharing the word of the Lord. Ayan! Maraming thank you naman tayo ka, Ate Kim, mga kapatid. Kasi, thank you guys, you're welcome. Hindi natin alam kung kailan ulit. Hindi po natin thank alam you, kung kailan ulit. Baka pero next I hope. Ulit. Thank you po. Baka next week. Binanbon. Binanbon. Ayan. Kung kailan lang naman siya pwede, yung doon tayo, kukuha tayo ng kanyang ano. Pero ayan, marami naman tayong ano. Pero maraming salamat po ulit, Ate Kim, at i-upload po namin with your permission po sa YouTube ang atin pong lesson. At yun po. Ito po ay mapapakinggan ng mga kapatid natin na hindi nakapunta dito. Ganyan din naman tayo ay sabayan na papakinggan sa Shine Radio. Patawarin niyo po ako kanina. Dalawa pong radio ang akin pong minamanage at the same time. Pagpasensya niyo na po.
At dalawa po na radio ang tinatauhan ko. So ayan, konting promotion lang po ulit. Ito po, ito patungkol talaga sa Drive FM, ang ating sister radio station. Ang mga tumutugtog po dito ay mga secular music. However, suportahan niyo po ang mga panibagong DJs na maglo-launch po ng kani-kanilang mga program. Ito po ay magsisimula na bukas. Ang 1 to 3 PM po ang Chillax on the Road with DJ Aya. Hulaan nyo na lang kung sino si DJ Aya. At ano oras ba? 5 to 7:30 PM ang atin pong acoustic session with yours truly, DJ Marsh. At sa Friday naman, 1 to 3 PM na naman ulit, makakasama nyo naman si DJ Aya sa kanya pong program na Chillax on the Road. And party-party naman tayo sa Party Drive with DJ Andy ng 4 hanggang 6pm. At sa Saturday naman, makakasama niyo ulit ako ng morning ng umaga. Morning ng umaga, no? Morning ng 9 to 11 sa inyo pong new playlist. At 4 to 6pm ang inyo pong DJ na magaling dyan, yung Pogi, sabi niya, si DJ Waltz. So ayan po ang mga program na makakasama at maririnig niyo sa Drive FM. Tune in lang po at mangyari po na bisitahin ang ating bagong-bago mainit-init pang website. Diyan po ninyo matatagpuan ang Shine Radio, Drive FM at ang kapartner natin din na Troy FM. Bisitahin po kami sa aming website radio.philtalk.org, radio.philtalk.org. Patuloy pa rin po kayong makinig sa Shine Radio for more good and inspirational Christian music na namin pong ihahatid 24/7, wala po yung hintuan. At sa Sunday naman ang ating live streaming po ng Day by Day Ministry with Pastor Ed Lapis, 9:30 AM po yan, para sa hindi nakakadalo ng kani-kanilang mga church. Ayan po. So, punong-puno na activity ang ating Field Talk. Abangan niyo pa po ang mga parating. Pero syempre, every Wednesday dumalo pa rin kayo. Hindi ko pa po babaguhin yung time. Ano pa rin tayo? 4 PM pa rin po. No? So, dalo pa rin po kayo sa ating laging sineselebrate na Youth Fellowship. At abangan kung sino-sino yung mga bago nating makakasama every Wednesday. Yaha! Ano ba mga gustong i-promote? Gusto nyo ba i-promote mga churches ninyo? Pwede nyo i-promote yan dito. We're open. Ate Kim, meron ka bang gustong i-promote? Hello, nairinig nyo ba ako? Yes po, yes po. Ayun. Nalito kasi akong blue ba, ay green ba or red din yung pipindutin. Ayun. Sige, meron kaming Nova Online Youth Service every Friday ng 5 PM. Ayun. So, para sa mga students and even young professionals. Ayun. Sa Every Nation Campus Novaliches na page. Yun, putahan nyo lang yun. Every Nation Campus Novaliches na page. Ayun. Bisitahin natin yan. Meron pa po. Bibigyan ko yun ng pagkakataon mag-promote. Libre lang to. Walang bayad. For the Lord. Wala na? Okay. Kung wala na talaga. Yan ko na to. Promote. Wala na? Pinromote ko na daw kasi sila. Yan ko na to. Pinromote ko na ba lahat? Baka gusto nyo promote sa rin yung program. Ayan. So, yun po. Kinig-kinig lang din sa ating mga radio. At don't forget to subscribe in our YouTube channel at don't forget to share din as well. Ayan po, ulit Ate Kim, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming invitasyon at sa mga susunod pa pong mga panahon. Ayan po, so iniimbitahan ko ang lahat na sabay-sabay na mag-unmute at sabay-sabay tayong magpaalam pansamantala sa ating live stream sa Shine Radio. Pansamantala. Yeah! Pansamantala. Hello! Parinig nyo na meron tayong magkaka-fellowship tayo kahit na magkakalayo tayo. Ayan. Hello po. Okay. On my mark. So, sama-sama tayong magpaalam pansamantala. Lilinawin ko pansamantala lang to. Baka may issue dyan, ha. Okay. On my mark. 3, 2, 1. Everybody say bye-bye. Bye-bye.